sakit na nga ang makagat ng dikya, pero pag ikaw raw ang kumagat sa kanya, siguradong patok daw ito sa inyong panlasa. Ito na po ang mga recipe na kakaiba. Sa dami ng mga lamang dagat natin sa bansa, isa na siguro ang jellyfish o dikya sa talagang kamangha-mangha. Paano ba naman ang uri ng plankton na ito sa kanyang paglutang e tila umiindak-indak pa? Pero dahil sa kamandag nitong dala, delikado silang hawakan, kaya madalas sila lang ay pinagmamasdan. Pero mga ka-good news, na-discovery naming hindi lang hanggang tingin sila pwedeng kagiliwan. Dahil ang dikya, pwede rin palang bumida sa kainan. May ibang klase ng jellyfish na pwedeng kainin. Pinaka-common ito yung species na Repolema esculentum. Yung part lang kasi na kinakain ng jellyfish, ng mga tao sa jellyfish, is yung umbrella na area lang, yung bilog na area. Ang tentacles, tinatanggal nila yan. Kasi nga yun yung makatina area. At sa dikya, talagang hindi ka mabobokya. Dahil siksik to sa calcium na pampatibay ng buto, meron din itong protina para sa dagdag enerhiya ng katawan. At ang good news pa, available to sa inyong suking pamilihan. Sa tulong ni Chef Hasset Go ng Shin Chow Resto, pagaganahin namin ang inyong panlasa gamit ang delicious dikya. Ang una nating dikya dish, ang spicy jellyfish. Bukod sa dry jellyfish, ihanda na rin ang toyo, sesame oil, suka, brown sugar, chili sauce, sibuyas at sesame seeds. Lagyan ng suka ang hinugasan at hiniwang dikya. Isunod ang sesame oil at toyo. Siyempre, para nga maging spicy yung jellyfish natin, lalagyan po natin ng chili sauce or pwede namang sili labuyo. Para sa balancing lasa, maglagay ng kaunting asukal. Isunod ang sesame seeds at puting sibuyas. After po natin nalagay lahat po ng mga ingredients, saka po natin ito hahaluin kasi ayaw nating madurog or malamog yung ating jellyfish. Konting mix lang? Aba, ready na ang ating spicy jellyfish. Okay, so ang kagandahan dito sa dish na to, kasi pag hindi niyo po kayang ubusin or pag hindi niyo naubos, pwede namang ilagay sa ref. At masarap din po kasi siya kainin pag malamig. Ang walang kahirap-hirap na 85 peso dish na ito, malalasap na ng 3 hanggang 4 na tao. Crunchy and it's salty lang siya ng konti. Patuloy ang paggawa natin ng guilt-free food and this time, gagawa naman tayo ng jellyfish salad. Dahil tubig ang bumubuo sa 98% ng dikya, sa recipe na ito, hindi raw kayo mananaba. I-ready lang uli ang dry jellyfish, boiled chicken breast, cucumber, siling haba, spring onion, sesame seeds, toyo, suka, sesame oil at pulang asukal. Okay, dahil nga po sa salad, hindi mawawala dyan yung dressing. So, unahin muna natin yun. Sa mixing bowl, ilagay ang sesame oil, suka, toyo at chili sauce. Okay, pag na-incorporate na po natin na maayos yung ating mga liquid ingredients, pwede na po natin isunod yung ibang sangkap. Isunod ang chopped siling haba at sesame seeds. Magsisilbi namang pampalasa ang paminta at brown sugar. Okay, so lagyan po natin ng spring onions, pandagdag lang po sa kulay ng ating salad. Natuno na po yung ating asukal, ready na po yung ating dressing. Siyempre, yung unang ilalagay po natin, yung star ng ating recipe, ito yung jellyfish. Ilagay ang chicken breast para sa dagdag na muscle building proteina at cucumber para naman sa vitamin A, pampalinaw ng mata. Haluin lang saglit at ito na'y ready to eat! Ang ating jellyfish salad, 90 pesos lang, na good for 3 to 5 persons. Itong salad na to, lasa siyang sayote na may pagka matubig siya. At ang last but not the least recipe, kakaiba pero yummy! Alam naman po natin na isa sa paborito ng mga Pinoy ay ang burger. Pero ngayon, gawin natin mas exciting ang burger patty recipe natin dahil hindi na ito gawa sa ground beef o ground chicken dahil ito ay gawa na sa jellyfish. Bukod sa dikya, ihanda lang ang patatas, butter, asin, paminta, sesame oil, spring onions at luya. Pakuluan muna ang mga hiniwang patatas. Habang pinapalambot pa po natin yung ating mga patatas, gagawin na po natin yung jellyfish mixture natin. Okay, so ito na yung hiniwa nating maninipis na jellyfish, no? So lagay na po natin dito sa ating bowl.
idagdag ang dinikdik na luya at spring onions at saka haluin. Dahil sa plain or walang lasa yung ating jellyfish, lalagyan po natin ito ng herb tulad po nitong wansui or mint leaves pwede rin para may kakaibang lasa naman yung ating burger patty. Pagkahalo, ilagay ang sesame oil at sweet chili sauce. Kung napapansin niyo po, kakaiba po talaga itong jellyfish burger patty natin dahil ito may pagka-Asian, no? Kasi ginagamitan natin ng sesame oil, herbs naman, pagka-Vietnamese, and then pagka-Thai naman dahil sa sweet chili sauce. I-mash ang patatas at timplahan ito ng paminta, asin, at butter. Okay, so ihulma na po natin yung ating burger patty. So, kukuha lang po tayo ng mashed potato tapos lalagyan po natin ng jellyfish mixture. Prituhin ng tag-tatlong minuto kada side at ready to serve na ito. Sa 90 peso jellyfish burger na aming iniluto, mapapasarap ang kain ng 2 hanggang 4 na tao. Itong jellyfish patty, lasang manok, pero may pagka-seafood din yung lasa niya. Kakaiba man ang panlabas na anyo, sa sarap at sustansya ang dikya, hindi patatalo. Ang dating iniiwasan, nagpapasaya pala ng ating mga tiyan.